sinungaling si tatay. Tay, kain ka na po. Sige lang anak, kumain na si tatay. Ubusin mo yan. Tay, hati po tayo dito sa kumot. Malamig na po. Sige lang anak, kaya ni tatay ang lamig. Matulog ka ng mahimbing. Tay, bakit hindi ka pa po natutulog? Hindi pa inaantok si tatay naki. Sige, matulog ka na ulit. Tay, magkakaroon po kami ng field trip. Gusto ko pong sumali. Ganun ba anak? Sige, maghanap si tatay ng pera. Tay, ito po tubig oh. Hindi nak, sa'yo na yan. Mahaba pang lalakarin natin. Baka mauuhaw ka. Hindi na naman nauuhaw si tatay. Tay, nagugutom na po ako. Wala pa po tayong pagkain. Pasensya na nak. Hindi kasi ako pinasahod ngayon sa trabaho eh. Sandali, mangungutang si tatay. Hintayin mo ko ah. Tay, mahirap po ba yung trabaho mo? Lagi ka po kasi umuwi na pagod na pagod. Hindi nak, madali lang ang trabaho ni tatay. Huwag mo nang iisipin si tatay. Buksan mo na lang itong dala ko. Sigurado ako matutuwa ka. Wow, bagong tsinelas. Pero tay, maayos pa po ang tsinelas ko. Dapat po ay bumili na lang kayo ng sa inyo. Sira na po ang tsinelas nyo. Puro na po alambre tay. Nagagamit ko pa naman ito na. Kaya ayos lang. Yung bagong tsinelas, susuotin mo kapag aalis tayo. Tay, salamat po sa paghatid. Wala yun na. Sige na, pumasok ka na. Naglakad ako papasok sa school pero huminto rin agad ako at nilingon si tatay. Tumatakbo siya palayo na parang nagmamadali. Tiningnan ko kung nakatingin ba ang guard ng school pero may kausap ito. Agad akong tumakbo palabas at tinabol si tatay. Huminto si tatay sa isang construction site. Nakita ko siyang humihingi ng tawad sa isang lalaking may helmet sa ulo na galit na nakatingin sa kanya. Matapos nun ay tumakbo na si tatay paloob at paglabas niya ay naka long sleeve, may gloves at helmet na siyang suot. Nakatago lang ako at habang pinapanood si tatay na magbuhat at magakot ng mga mabibigat na bagay. Minsan ay sinisigawan siya ng kaparehong lalaki kanina na kapag bumabagal si tatay. Nakikita ko sa mukha ni tatay ang pagod pero pinipilit niya pa rin magtrabaho. Nang magmerienda ay binigyan sila ng tinapay pero nagtaka ako nang hindi yung kinain ni tatay. Tinago niya ito sa bag niyang sirana. Tanging tubig lang ang naging merienda niya. Biglang may luhang tumulo sa mata ko habang pinapanood si tatay. Nang mag-uwihan sila ay sinundan ko ulit si tatay pero sa pagtataka ko ay salungat ang daang tinahak niya sa daan pa uwi sa amin. Pumasok si tatay sa malaking bahay at paglabas niya ay may tulak-tulak na siya na mahabang kariton. May nakalagay doon na dalawang basket ng balot. May mga chicharon at itlog din ng pugo. Nakasunod na ako kay tatay habang tulak-tulak niya ang kariton. Huminto lang siya nung nasa palengke na. Inayos niya ang pagpupwestuhan niya. May mga tao na rin bumibili sa kanya. Sa bawat bibili sa kanya ay binibigyan niya ang mga ito ng matatamis na ngiti. Ngiti na parang walang iniintang pagod. Ilang oras pa akong naghintay at kaunti na lang ang tao. Napansin ko si tatay na nakayuko sa mga tuhod niya. Naglakad ako at huminto lang nang nasa tabi niya na. Kinuha ko sa bulsa ko ang biskwit na sa sana ay baon ko. Kumangat ang ulo ni tatay at direktang tumama sa akin ang mga mata niya. Nagulat siya nang makita ako. Tiningnan niya pa ang kabuuan ko. Huminto lang ang mata niya nang makita ang biskwit na nasa kamay ko. Tay, alam ko pong gutom ka na. Pigil ang luhang sabi ko. Hindi ako gutom nak. At anong ginagawa mo dito? Tay, huwag ka pong magsinungaling. Sinundan kita tay mula pa kanina. Ang sabi mo madali lang ang trabaho mo. Madali lang naman to nak eh. Kayang-kaya to ni tatay lalo na para sa'yo. Pero tay, pagod ka na. Oo nak, napapagod ako pero kapag may iisip kong para sa'yo itong ginagawa ko, nawawala ang pagod ko. Tay, sorry po. Wala kang dapat ihingi ng tawad anak. Anak kita, responsibilidad kong bigyan ka ng magandang buhay.
Ang tanging hiling ko lang anak ay mag-aral ka ng mabuti. Opo, tay. Sorry po kung hindi ako pumasok ngayon. Hayaan mo na yun, basta huwag mo nang uulitin. Ngumiti ako at niyakap si tatay. Sa bawat, hindi ako nauuhaw anak, ay ang katotohanan ng nauuhaw ako anak, pero handang tiisin ni tatay para sa'yo. Sa bawat hindi ako nagugutom anak, busog si tatay, ay ang katotohanan ng nagugutom na si tatay nak, pero alam kong mas kailangan mo yan. Sa bawat hindi nilalamig si tatay nak, ay ang katotohanan nilalamig na si tatay nak, pero mas kailangan niya ng maliit mong katawan. Sa bawat hindi pa ako inaantok na, ay ang katotohanan hindi ako makatulog na. Iniisip ko kasi kung paano mababayaran ang mga bayarin natin. Sa bawat hindi ako pagod na, kayang-kaya to ni tatay, ay ang katotohanan pagod na ako na, pero para sa'yo, kakayanin ni tatay. Kahit ilang trabaho pa ang pasukan ko na, handa akong pasukan, mabigyan ka lang ng magandang buhay. Nagsinungaling si tatay. Nagsinungaling siya sa totoong nararamdaman niya para lang bigyan ako ng magandang buhay. Pahalagahan at mahalin ang bawat ama. Hindi niyo man makita ang mga ginagawa nila o pakiramdam niyo man na sa kanila kayo'y walang halaga, nagkakamali ka. Tandaan mo, isang malaking sinungaling ang mga ama. Kaya nilang itago ang hirap at pagod nila. Hirap at pagod na nararamdaman nila, mabigyan ka lang ng maayos na buhay. Kung nagagalit kayo dahil pakiramdam nyo wala lang kayo sa kanila, na hindi niya kayo mahal, na puro lang mali nyo ang napapansin, nagkakamali ka ulit. Dahil sa bawat sakit at iyak na nararamdaman nyo sa tuwing ganun ang iniisip nyo sa kanila, ay dobleng sakit ang nararamdaman nila. Hindi nyo lang alam at makita kasi nga, nagsisinungaling na sila tungkol sa totoong nararamdaman nila. Walang makakapantay sa pagmamahal ng isang ama sa anak niya.